Hello everyone, welcome back to my channel, and this is your Ate Mars. So sa mga bago pa dyan sa channel ko, don't forget to subscribe down below, hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video, and also please like this video po. So yung topic natin ngayon is paano ba natin makakamit yung 1,000 subscribers or 1,000 banana na requirement po sa atin ni YouTube. So guys, magbibigay ako ng 3 tips sa video na ito. Kaya kung ako sa inyo, huwag muna kayong umalis. Magstay muna kayo sa video na to at check na may matutunan kayo. So number 1 tip guys, paano natin makukuha yung ating 1,000 subscribers? So, maging masipag sa pangingisda. Yes, guys. Maging masipag po tayo sa pangingisda, guys. Huwag po tayong tamarin na mangisda. Kasi sa mga nagsisimula pa, no, talagang kailangan natin mangisda. Kasi walang isda na kusang lalangoy muna sa bahay natin. Kasi nga, baguhan pa lang tayo. Depende po. Meron sigurong may mga isda din lumalangoy papunta sa kanila. Pero usually, tayo po talaga yung mangingisda. So, saan ba tayong pwedeng mangisda? So, number one dyan is live stream. Yes, guys, live stream. Sa araw-araw po akong nag-open ng YouTube. Ang dami pong nag-live streaming. Kasi kailangan din nila yan sa kanilang watch hours. So, makakatulong na tayo. Makakapangisda pa tayo, no? So, doon sa live stream, guys, pagka nag-open kayo, syempre, yung may-ari ng bahay, huwag nyo rin kalimutang bigyan ng respeto. Mag-hi, hello din po kayo sa host. Then, sabihin nyo, thumbs up dan host. Then, also guys, pagka meron din yung mga rules sa bahay ni, ano no, ni host, so, huwag po natin din kalimutan. Mag-observe din po tayo muna. Halimbawa, hindi pwedeng magbaba ng link ng sunod-sunod. So, kung sa ano pa, eh, meron silang time kung sino yung papababain ng bahay niya. Sino muna mauuna, sinong ikalawa. So, huwag po tayong basta-basta, no? Kailangan din tayong mag-observe at magbigay respeto sa host at sa mga nandoon. So, ikalawa guys, saan ba tayo pwedeng mangisda? Pwede tayong mangisda sa mga malalaking bahay kasi ang daming isda dun guys. Alam mo yun, sa everyday, pwede kang magbukas ng mga bahay na malalaki. Maghanap ka dun ng mga videos nila, mag-comment ka dun sa mga pwede mong ma-analyze na nangingisda rin, no? So, alam nyo naman siguro kung ano mga wordings doon ng mga nangingisda. So, and number 3 din guys, abangan nyo palagi yung notification bell nyo na magtunog. Kasi sa mga malalaking bahay, once nag-upload po sila ng video, 10 minutes, 5 minutes, ang dami na pong nagko-comment doon ng mga isda. So, yun yung technique guys, no? Abangan yung mga isda doon na mag-comment sa bahay niya. So, ang number 2 tip, guys, is learn and listen to the experts. Ano po ba yung learn and listen to the experts? Of course, ang mga successful na po na YouTuber. Kasi, based on their experience, nagsimula din sila sa pinakamaliit or pinakamababang bahay pa, no? So, dapat makinig tayo sa mga advices nila. Like, halimbawa, sa mga in terms of monetization, alam nila yan kasi kung paano sila na-monetize. So, dapat makinig tayo sa mga advices nila para tayo din ay maging successful balang araw. So, huwag kayong mahiya na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa mga malalaking bahay. Kasi usually, sa mga experience na nila, madami na silang pwedeng ma-advise sa atin. So, halimbawa, ako, I like the YouTube channel ni Leticia, ni Dan Luke. Yan, malalaking bahayan. Cause they inspired us, marami silang words of inspiration na makukuha kung saan. Parang malilift up ba yung spirit mo? Sana, ayaw ko na. Pero once you heard some words of encouragement sa kanila, parang bumabalik sa isip mo, ay, kaya ko to, kakayanin ko to. So, ganun yun guys, dapat i-follow nyo sila, at saka makinig din kayo minsan ng mga videos nila. So, ang number 3 din guys is have a daily target. So, ilan ba yung isda ang kailangan mo sa isang araw? So, sa akin guys, ang minimum target ko lang is 5 to 10. Pero minsan, I exceeded my target. Kasi nga, kailangan natin ng schedule or target plan para makuha natin yung isda natin na 1,000 sa pinakamadaling panahon. So, ganun yun guys. Dapat schedule nyo, time management, kailangan yan. At saka daily achievement kung ano pa, i-rate nyo yung sarili nyo. Kung may na-achieve kayo everyday sa pangingisda. So, ganun yun guys. So, huwag tayong tamarin
kasi kung meron kang target, so meron ka ngayong sinusubaybayan kung nakukuha mo ba or hindi. So dapat mahalaga yun guys, yung pag-set ng daily target natin. So ako may trabaho, minsan hindi rin ako nakakakuha ng isda sa isang araw. But then in the next day, ay double time, no? Bali yung target ko, tina times 2 ko or tina times 3 ko para makabawi ako. So ganun po yung aking ano guys, mga ways kung paano ko nakuha yung aking mga bananas. Pero sa ngayon guys, I have only 515 bananas. So wino-workout ko po yan kasi halos 1 month pa lang din po ako dahil nga sa trabaho. So hindi po ko araw-araw nakakatutok. So ano pa kaya yung mga nasa bahay lang dahil sa quarantine ngayon. So kung gusto nyo talaga makuha talaga agad-agad, so kaya nyo yan. Kaya nyo yan everyday. Basta paniwalaan nyo lang everyday kayo mag-target. So guys, kung meron po kayong natutunan sa video na to, please comment down below. And don't forget also kung may mga gusto kayong itanong or topic na we can discuss with each other. Don't be shy to comment down below lang sa aking comment section. At tiyak na akin niyang babasahin at gagawa natin ng review. So uli, thank you and muli sa pagkikita natin sa next video ko. So salamat. And shout out to all my subscribers. Thank you.